What's up guys? Welcome back to Read Your Blog. Sa video nito guys, aking ituturo sa inyo kung paano gagawing smart TV ang isang lumang TV sa bahay. Tulad ng makikita ninyo sa video ito, isang lumang TV na nasa 13 years old na ang edad pero still gamit na gamit pa rin dahil wala pang budget para sa bago. Napakaluma na ito guys, pero ating gagawing smart TV para sa ganun ay hindi na mapag-iwanan tulad ng kaibigan mong iniwanan ng panahon. Ay stay ng yung TV. So, paano nga ba natin gagawing smart TV ang mga lumang TV ninyo sa bahay? Ito yung TV na may paumbok sa likuran. Napakadali lang nitong gawin. Syempre, para malaman mo ito at matutunan mo ito, wala kang choice kundi panoorin ang video nito hanggang matapos. Para maging Android ang inyong lumang TV, syempre kailangan natin bumili ng Android TV box. Ganyan ang itsura na makikita ninyo dito sa video nito. At mabibili ito through Shopee and Lazada. Android TV box sa murang halaga lang, may enjoy mo ng manood ng only YouTube or Netflix. Pero syempre, kailangan mo ng unlimited wifi ng iyong kapitbahay. Atin na ngang i-unbox ang aking biniling Android TV box. At yan na nga, ang MXQ Pro 5G with 4K resolutions. Anong meron dito? Merong plastic na pinaikot-ikot, parang X mong pinaikot-ikot ka lang. Ay, mali. I mean, pinaikot sa MXQ Pro TV Box para protektahan ka sa maling tao. Ang galing, ang galing! I mean, meron siyang saksakan ng USB at sa kaligitnaan ang HDMI para sa mga mayroong smart TV. Pwede nyo i-connect through HDMI. Siyempre, meron siyang paglalagyan ng power adapter at video audio. Next, sa kabilang side, makikita nyo dito ang tatlong pwedeng paglagyan ng USB cord para sa keyboard at sa mouse na magagamit mong pang-control sa ating Android TV box. Ano pa ang meron sa box? Nandito rin ang remote control. Siyempre, para makontrol ang iyong minamahal na hindi ka naman minamahal. Meron ding power adapter. Medyo maiksi, kaya dapat malapit lang ang iyong outlet. Na pagsasaksakan nito para sa power ng ating Android TV box. Hindi rin mawawala ang HDMI cord para ito sa mga makabagong TV na kung gusto ninyo magpanggamitan ng Android TV box, pilfering gamitin niyo. Siyempre, hindi mawala ang manual. Kung isa ka sa matyaga magbasa, ayos yan, para sa iyo ang manual na yan. At yan ang laman ng aking in-unbox ng MXQ Pro TV box sa halagang 676 lang. Pero siyempre, nagbabago ang presyo depende sa layo or sa voucher na meron ka. Tara, simulan natin i-install ang TV box na ito. Ito ang aming antique na television. So, napakaluma na yan. Lahat ng ganitong model na TV ay mayroong paglalagyan ng cord ng audio-video. Yan ang makikita ninyo sa videong ito. Ito naman ang MXQ TV box or any na TV box na mabibili ninyo sa market. Ang una kong gagawin dito, kunin ang power adapter, yung parang charger ng CP, at i-connect sa 5 volts na butas na ito na makikita ninyo sa screen. Yan. So, kailangan natin i-connect dyan sa butas na yan. At susunod, kailangan natin ng 3-in-1 audio-video cord. Gagamitin natin ito para may connect ang TV box sa ating lumang TV. Dahil hindi ito kasama doon sa box ng ating Android TV box, pwede ka mag-order to Shopee. Paano i-connect? May makikita kayo na nag-iisang audio jack na kulay itim. So, atin nga itong i-connect sa audio-video, itong maliit na butas sa ating TV box. So may makita rin po kayo ditong maliit na nakasulat na audio video. Nandito nga sa bandang gitna, malapit sa HDMI. Kapag nakita nyo na yan, insert na lang natin ang audio jack. Pagkatapos i-connect ang power adapter at single na kaibigan mong tumanda na lang, ay sorry, ang audio jack sa TV box. Itong yellow, white at red, dito natin i-connect sa likod ng aming lumang TV. Basta hanapin nyo lang ang inyong audio and video. Kadalasan nasa likod lamang yan ang inyong mga lumang television. So makikita nyo po dyan mismo sa likod. Ngayon, subukan natin kung gagana nga ba sa aming lumang TV. So i-ready natin ang outlet para sa power adapter. At isaksak na rin sa outlet ang adapter. At isunod na rin natin ang ating TV. Siyempre kailangan nakasaksak yan sa ating outlet para siyempre may kuryente. Tama ba? Okay, buksan natin ang ating TV sa kanyang power button. At ang ating remote control ng ating TV box. I-tap lamang ang power button, make sure na nakatapat sa mismong Android TV box. Dahil kung hindi po yan nakatapat sa mismong TV box, hindi po gagana ito. So kailangan natin i-power button na mismong nakatapat doon sa ating Android box. At yun nga mga ka-viewer, gumana ang ating Android TV box sa aming lumang TV. Makikita ninyo dito sa screen magalaw ang video sa TV. Pero ang actual po niyan, malinaw po at hindi po tulad nitong sa video na ating ipinakita. Paano i-operate ang menu sa screen?
Gamit ang remote control ni TV Box, may arrow kayong makikita sa ating remote control. Magagamit niyo po ito para pumili ng ating mga options. At kung nahihirapan po kong gamitin itong remote control, pwede niyong gamitin ang inyong keyboard at mouse. Bago natin ma-open ang ating mga application, kailangan natin mag-connect sa Wi-Fi. Madali lang naman kaya hindi ko na ginawaan ng video. Okay, itry natin subukan si YouTube. Wait lang natin ang loading. At yan nga mga ka-viewers, gumana ang ating YouTube application. At ngayon, pwede ka nang manood ng mga video ng iyong paboritong vlogger dito sa YouTube. Or kung di naman, pwede mo nang papanood si Mr. Bean. Up to sawa ka dyan. Maliban sa YouTube at Netflix, pwede ka rin dito mag-open ng Facebook at mag-browse, mag-search sa Google. At maliban dyan, pwede ka mag-download ng mga applications. Dahil ang nabili ko ay ang tag 600 lang, kaya kulang ang aking controller dito. Mas madali sana kung bibili kayo ng mayroong keyboard at mouse para mas mapadali kayo mag-search, mag-type man sa keyboard at mag-clicks gamit ang inyong mga mouse. Yun lang mga ka-viewers, sana magustuhan ninyo ang aking maiksing video. Para sa mga bago pa lang sa aking channel, please like, subscribe at share mo na rin ang lahat ng video ko. Sana lang, maraming salamat po.